Ayan, magandang araw sa lahat. Sa video ngayon guys, reviewin natin tong team na ginagamit ni MKDCG, no? So ito yung team na ginagamit niya, and if you look at the ear part ng kanyang mga Axie, hindi tayo makakakita ng Sakura na alam natin is very common sa mga sustain comps. And then, after seeing na nasa rank 42 naman siya and it's doing well, I kinda realized na maybe, just maybe lang naman guys, hindi na talaga natin kailangan gumamit ng Sakura ngayon. Kasi ini-imagine ko na, kung sa simula ng game, kailangan mo agad gumamit ng Sakura, mababawasan agad yung defensiveness ng team mo. At syempre, pangit actually na gumamit agad ng Sakura siguro sa early game, although yun talaga usually ginagawa kasi nasa front yung Sakura. Yung mga kalaban kasi na aggro guys, ano, smooth pa yung daloy ng mga cards sa deck nila. At alam natin na yung mga aggro comps gumagamit ng Cotton Tail Nemo. So given na ganun silang ka-aggressive early game, I think na hindi wise to be using one of your energy para i-buff ng Sakura yung iyong backline. Usually sa backline nilalagay yun eh. So I'm like, oo nga no, parang it makes sense na maybe we can drop the Sakura idea and just focus on defending. Maybe it will do us better. Okay? So yung iba medyo doubtful, no? Hindi, pangit pa rin yun sa iyo. Kailan may Sakura ang healing? Pero guys, look at this team. And I checked the battle log. Marami siyang games, okay? So more than 20 games na nilaro niya is ito talaga yung team na ginagamit. Kasi pwede niya sabihin, baka nagpalit lang. Hindi siya nagpalit guys. Consistent to na ginamit nung player na to. Alright? So just to let you see, no? Kasi syempre wala namang Sakura sa iyo. Parang ayoko na yan. Let's look at some replays guys. Punta agad tayo dun. So dito guys, itong game na to is against Rage Comp. And then tignan muna natin yung skill set guys. So yung backline naka healing pulse. And then dito yung pumpkin and hotbot merong leafy pot. So dalawa agad doon. And then the rest has HP. And take note, meron siyang tiny turtle din dito na medyo helpful sa late game, no? Yeah, medyo helpful yan sa late game. So yun naman for front Axie, okay? Meron siyang puppy, clover, no? Maganda sa backline yung clover, guys. And then yung nga tiny turtle and then rosebud. Ito ang dalawa, merong leafy pot. Now sa midline, naka rise and ruin, guys. And then ang leafy pot dito is nasa pumpkin lang. Ito yung pangalawang hotbot niya kasi triple hotbot to. Merong cactus na naka sun stomp. So merong pressure sa backline. Effective to against sa rage siguro. Then silence whisper pangontra sa mga healing. Lotus na yeah, defensive and effective siya sa mga yung mga isda guys, 'di ba? Naglalagay ng daze, naglalagay ng jinx. And then puppy ulit. And then yung front Axie niya guys, yung front Axie niya naman, let's look at this. Okay, leftover potion lang pero sagad yung HP guys kasi pure to. Meron siyang puppy, lotus, Sirius, strawberry, pumpkin and then hotbot. So yan yung kanyang team guys. And yeah, pure lahat, no? Pure lahat ng Axie niya diyan. Yung harap puro HP, yung mid may isang leafy pot. Yung backline, dalawang leafy pot. Tapos yung midline, guys, naka rise and ruin. Backline, naka healing pulse. Alright? So, ito yung team ng kalaban niya. Si Touch Me Not, Rage. At yun nga, guys, meron siyang turn dun, no? Na nag-taunt siya, pero dun sa likod tumatama. I think maganda yun, guys. Kung sustain ka na merong cactus na ginagamit at meron kang sun stamp, napakaganda. Kasi sa Rage comp, 'di ba? Yung backline laging naka yung pampalabot, yung Reckless Hunter. So parang masarap i-cactus yung naka Reckless Hunter, guys, 'di ba? At saka pag nag-blood mo na, you don't need to wait that long. Yung iba kasing Rage comp, guys, nasa backline lang talaga yung lakas. So pag na-take down yung backline, more or less panalo na sa ibang ano, sa ibang players, ha. So maganda yung ano, maganda yung idea na in-inject niya yung cactus doon sa ay yung sun stamp doon sa cactus rather, right? So ganito yung team niya guys. Meron siyang damage juggling, meron siyang summon, and then that's it, no?
Napakasimple. Sa buong team, guys, isa lang yung summon niya na ginagamit. So, spam lang siya ng spam ng hotbot while at the same time doing some little defense, doing some summoning na later, syempre, papasok dun sa team ni Touch Minat at sisira dun sa kanyang combo. Pangit kasi sa rage, guys, magpangit yung bunot eh, no? Minsan napaparage ka ng wala sa oras, no? At yun nga, may pressure din sa backline kasi pag nakuha niya yung cactus, may damage agad sa backline. So maganda rin yung ginawa ni MKDCG dito, no? And tingnan nyo, guys, wala naman Sakura si MKDCG, but it's doing well. Full naman yung HP, no? Sapat na siguro yung dahon for the healing. Maybe it's time na we kinda drop the Sakura idea. Pero syempre, guys, yung Sakura, maganda talaga yun. Sa mga sustain versus sustain, syempre, mas lamang yung may Sakura doon kasi passive effect yun, eh. Pero kung if discarding the Sakura idea to get more defense against aggro at mas magbe-benefit talaga yung team for it, then why not, no? Maganda naman pala, eh. Alright? So, ayan, guys, dalawa na lang axe ni MKDCG. Yung backline niya is 3 na lang yung HP. Yung sinasabi ko, guys, no? Hindi na nakapag-rage tong backline na. Syempre, nandun yung high damage kasi dalawa yung 2 energy cost doon. So, masakit yun kung hampas. At dahil nawala na yun, guys, medyo nabawasan na yung offensiveness. Kasi kung hindi siya nagka-cactus, guys, buhay pa yan, eh. Yung backline, kanina, na naka-reckless hunter, buhay pa yan, eh. But because of the cactus, so, meron ding value dun sa cactus na ginagamit niya. So, hopefully, si ganda nga sa'yo, makakuha rin ng stand stamp, no? Kasi mahal yun pagbibilin, eh. So, sana makraft na lang. Anyway, mahaba pa naman yung season. Pero helpful siya, I guess, against Ridge. Kasi usually, reckless yung nasa likod, no? Ang sarap i-cactus talaga nung reckless na yan. So, ito, guys, yung stand value. Nag-stand siya sa harap, guys. And then, tignan nyo, guys, yung mangyayari. Nag-stand siya sa harap, tapos yung nabunot niya, doon din sa harap, guys. So, doon pa lang, di ba? Meron lang siyang pantanggal. Pero imagine kung wala siyang pantanggal, guys, di ba? It's very problematic. Alright. So, dito natalo na siya sa Blood Moon. So, yan yung isang game against Rage Comp. Now, let's jump to another game. Kalaban niya naman, guys, dito Sleepless, no? So, Sleepless naman tayo. Just to appreciate ito sa iba't ibang lineup. So, ito, guys, Sleepless team. So, syempre dito, guys, papasok yung importance nung paglagay niya ng Lotus kasi matatanggal yung mga Daze or yung mga Jinx na nilalagay ng kalaban niya. At dahil marami siyang shield dito, apparently marami siyang shield, may mga time na hindi matitrigger yung kanyang Bloodlust, no? Kailangan kasi maka-cost ng HP loss, eh, bago gumana yung Bloodlust. So, may mga time na dahil sa shield na ginawa ni MKDCG, hindi papasok yung steel HP na ginagawa ng kalaban. So, yan na nga. Dalawang haggis ng hotbot. Diba? Parang mas kalmado, guys, kung hindi nagagamit ng Sakura. Diba? Parang it's a little sacrifice na pwede mong gawin para mas mag-improve yung defensiveness ng team. Yun lang naman yung sa akin, guys, no? And in-upload ko agad tong video na to. I decided to just record it, like mabilisan na talaga, guys, because yung Lotus na ears hindi siya masyadong tinitignan. So if some of you are, you know, creative enough to come up with your version na sa tingin nyo mas maganda, then go ahead, no? Mura pa, guys, ang Lotus. Actually, before recording, bumili na ako ng dalawang Axie na may Lotus. Hindi naman siya yung yung may strawberry, yung mga floor price lang, guys. Bumili lang ako ng konti just to appreciate yung nangyaring ganito. And maybe pag sinubukan namin sa mga ordinary teams, mag-work nga yung ganun na lineup. Kasi, guys, ang dami talagang isda, guys, eh. Ang daming gumagawa nito, guys. Yung ganitong lineup, very common. So I think yung Lotus, it's about time na medyo makilala siya, no? Or ma-recognize siya ng mga players. So, dito, guys, turn 12 na. And as you can see, buhay pa lahat.
Hindi naman talaga kailangan ng Sakura, guys, no? Siguro kung Sakura full HP yung nasa likod, but as he plays, mapupuno na lang yan mag-isa eh. Na parang sabihin mo, oh, nga, no, parang walang added value yung Sakura doon. O, yun lang naman yung sa akin, guys, no? Okay. So, dito, guys, turn 14, wala pa rin patay. And, syempre, limang down yan. Malakas mag-heal yan, guys. May Rise and Ruin pa doon. So, sa harap na naman yung tira niya. Lalagyan niya na naman ng katakot-takot na shield. Ayan. So, 70 shield, tapos may limang down. Syempre, malakas mag-heal yun, 25 yun. May leftover potion pa yung front. Na very effective yung leftover potion na yan kasi sagad yung HP, 410 ang HP ng front axe ni ano MKDCG diyan. May summon pa siya pangharang pero isa lang, pero 'di ba? I think it's enough, no? Sometimes enough na isa pero for me I'll get more, no? Pero yan na. Grabe. So ito medyo swerte siya, no? Nabunot yung void, so hindi gumana sa kanya. Then okay, shield ulit, tapos kunting heal lang. Ngayon, guys, turn 20, buhay pa rin lahat, guys. Tapos dalawang cards lang nabunot ni Benitez, no? Grabe na to. Baka mag-cactus pa yan, hindi ko alam. Ay, hindi na siguro kasi blood moon, baka hindi na, baka mag-defense na lang, no? Oh, kasi mayroon pa siyang tatlong defense card for 3 energy. Defense na lang, no? Magdamatake, mamatay na rin naman mamaya yan. Okay, after nito ilan na damage? 70 na ata. So, 18 na yung next. Panalo na siya. Alright. So, panalo na. Sige. So, antay natin mag-end turn. Na rin yan. Okay, so yan yung for sleepless. And last but not the least, guys, kuha tayo dun sa ano naman, against sustain din. Although dito, guys, yung behavior ng kalaban hindi ko masyado na-appreciate. Kasi ang ginawa ng kalaban niya dito siya nag-ipon sa backline ng what do you call this? Parang ito yung iniwan niya rather than the midline. Kasi kung ako yung player na to, I would leave this axi, itong midline. Pero ginawa niya yung backline eh. Pero, you know, kanya-kanyang trip siguro yan. So, naka-fast forward na siya, guys. Huwag natin panoorin ito, guys. Punta na tayo sa Blood Moon. Basta mangyayari, meron silang limang daon, syempre. Tapos meron silang mga strawberry. Common naman na yan. So, plus forward na natin, guys. Let's not waste time. So, ito na, guys. Siyempre, mas mauunang makakompleto si MKDCG ng anim na strawberry kasi ang dami niyang nilagay na hotbot. So, medyo sumira sa bunot. So, hindi agad niya nakuha yung anim, no? Guys, okay lang din yung idea na anim yung hawak, guys, ha? Okay lang din yung anim, na yung i-hold mo, anim, rather than 5. Okay din yun. Lalo na pag talagang mainit na yung Blood Moon. Maganda pag marami kang strawberry. And then use it wisely, syempre. Maganda sana yung mga mushroom niya dito kaso nga may burns. So, 'di ba? Kasi effective tong mga mushrooms sa no, sa late game. Kaso nababurn lang siya ng nung hotbot. So hindi rin na unless shield niya to lagi. Hindi niya naman shield eh. 'Di ba? So namamatay lang talaga. So ito sinamon niya, mamatay lang din 'yan, 'di ba? So let's move forward pa. Pero ito, guys, itong laban nila na to, close fight naman. So ang ginawa ni MKDCG dito, hindi ito yung iniwan niyang Axie, guys. Iniwan niya tong naka-Rise and Ruin kasama tong mga strawberry na hawak niya. Ito naman si Huga, si JD, iniwan niya itong may Silence Whisper. Iniisip ko ito mas okay eh, yung may strawberry. Yeah, pero dito niya iniwan. Kasi dito niya nilagay yung yung Sakura eh. Ito, guys, no Sakura to. Walang Sakura to. Walang Sakura ang ginamit. Pero papalag pa rin pala, no? Papalag pa rin. Ito, dami niya pang strawberry, guys. Anim pa. Marami siyang reserba dito. Ayan na nga. So, hindi ganun kalaki yung heal, no? Hindi ganun kalaki. Kasi nga, yung Sakura value na wala. Unlike dito talaga, pag nag-heal, medyo talagang ramdam, no? Mag-heal siya, ito mo.
Talagang malaki talaga kasi may extra ano eh. Kada galaw meron eh, you know, laki 'yo. Pero in the end, ito pa rin nanalo no, si MKDC. Yun nga lang guys no, pag tinanggal mo na yung Sakura sa team mo, yung healing value no, syempre magde-decline. Pero doesn't mean na talo ka lagi no. If you play it properly, you can still get the win. Yun naman for me. So after this, wala na to, patay na to. Ay, buhay pa pala, tapos buhay pa rin to. Then after nito, talo na to. Siguro maybe sa turns lang no, nangyari lang na ganun. Wala, ito healing na to. Okay. Kayang-kaya na. Saktong-sakto na to. Ilang damage na ba ng blood moon yan? So kung wala siya ng strawberry, talo na siya eh, no? Kung hindi niya pa, kung ginamit niya agad yung strawberry. So yun din guys, dapat medyo conserve ano, medyo matipid ka sa paggamit ng strawberry no. Pag medyo mataas pa yung HP, like kunwari 30 na lang full HP na, wag mo na muna gamitin, ireserba mo lang muna. It will save you. Okay? Ang haba-haba ng laban kaso nag-misplay ka sa uli, so natalo ka pa. All right? So yun lang naman guys for this video. I hope na appreciate yung shinare natin team. And then yung idea na bago guys, yun nga yung pag drop ng Sakura in exchange for Lotus na as I mentioned kanina, hindi pa masyado ginagamit yan, no? Hindi pa masyado tinitingnan ng mga tao. But ito na guys, meron tayong patibay na it works, alright? So I hope na-appreciate. At kung na-appreciate naman guys, don't forget to like and subscribe at see you sa ating next video. Maraming salamat.